にちは、皆さん、お元気ですか？Hello again, guys! Kumusta, mga bibe? So, for today's vlog, naisip ko kasi total puro tungkol sa Japan naman yung sinishare ko sa inyo. Bakit hindi ko kaya kayo turuan simple Japanese words? Alam mo na, para dun sa mga gusto mag-travel dyan sa Japan, mas maganda kahit paano may alam kayo, no? Para alam nyo naman magpasalamat, paano i-greet yung mga tao doon, di ba? Let's start! First of all, gusto ko sabihin sa inyo na mayroong two forms ang Japanese language. First is yung polite form, which is syempre yung ginagamit mo na sa mga matatanda, superiors mo, parang as a sign of respect. So, para lang siyang po at opo. Yung pangalawa naman is yung impolite form, yung ginagamit mo naman dun sa mga tropa-tropa mo lang. Yun, yun, yun. Dalawang types yun. Pero, dahil traveler lang kayo, di ba? Ituturo ko na lang sa inyo yung polite form na lang. Kasi, mas maganda, syempre, kapag nasa ibang bansa tayo, palagi tayong polite. Palagi tayong marespeto kasi wala tayo sa teritoryo natin. Simulan natin sa mga greetings. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ang magandang umaga sa Japanese is Ohayou gozaimasu. So, sinamahan ko siya ng bow kasi pag mga ganong greetings guys sa kanila, parang sa Korean, nagbabaw talaga sila after ng mga ganon. Pwede na kahit ulo lang na ganon siguro kasi lalo na hindi ka naman nga mag-work doon, traveler ka lang naman. So, okay na yun. Basta, kumbaga kahit pa paano, mag-gets mo yung etiquette nila doon. May alam ka ng isa. So, second is magandang hapon. Konnichiwa! Siguro naririnig nyo, sabi din nila hello ang konnichiwa. Yes, pwede rin siyang gamitin hello. Hi, ganon. Konnichiwa, parang ganon. Pero ginagamit din siya bilang pagbati ng good afternoon. Pwede siyang hello, pwede rin siyang good afternoon. Third is, konbanwa. Konbanwa is magandang gabi or good evening. Okay. Tapos na tayo sa greetings. Okay. Ngayon naman, halimbawa naman, paano ka magpapakilala sa isang tao? Or paano mo tatanungin yung pangalan ng isang tao? Doon muna tayo sa pagpapakilala mo sa sarili mo. Ako nga pala si Nina Bebe. Okay. Paano yung sa Japanese? Watashi wa Nina Bebe desu. Kung tatanungin mo naman yung pangalan niya, ang sasabihin mo naman is, Onamaiwa nandes ka? Ang ibig sabihin nun, ano pong pangalan mo? Parang ganon. Halimbawa, sinabi niya yung pangalan, pinangapangalan niya sa'yo, pwede mong sabihin na kasunod is, Hajimemashite. Hajimemashite means, it's nice to meet you for the first time. So, dahil for the first time yun, sa first time meeting nyo lang yung sasabihin, syempre. Kasi sa mga pangalawang meet nyo na, hindi mo na pwedeng sabihin yun. Doon naman tayo ngayon sa, halimbawa, nakakita ka, nakakilala mo. Tatanungin mo siya kung kumusta ka. How are you? Paano mo sasabihin yun in Japanese? Ogenki desu ka? So, next naman is, paano ba mag-thank you sa Japanese? So, siguro naman, familiar naman na siguro kayo sa pag-thank you sa in Japanese word, diba? So, ang pag-thank you guys is, arigato gozaimasu. So, kung talaga namang sobrang yung pagpapasalamat mo, pwede mong sabihin na, Domo arigato gozaimasu. Yung domo arigato gozaimasu, that means thank you very much. Yung arigato gozaimasu, that means thank you. So, sa Japan din, meron silang traditional na sinasabi. Halimbawa, bago kumain. Ang sasabihin mo, bago kumain, itadakimasu. Parang let's eat. Ganun yata ibig sabihin na. Halimbawa naman, habang kumakain ka, nagustuhan mo yung pagkain. Pwede mo sabihin na, uishi ne. Ibig sabihin nun, ang sarap, no? That means delicious. Uwish. Hindi yung prawn crackers, ha? So, uwi. Pero, masarap din naman talaga yung prawn crackers. Hindi to sponsor. Anyways, pag naman after mo kumain, may traditional ding sinasabi yung mga Japanese. Ang sinasabi nila is, Gochisousama deshita. Ibig sabihin, no, parang, thank you for the meal. It's your way of saying na na-appreciate mo yung kinain mo talaga. Parang na-appreciate mo rin yung pagluluto nung nagluto nung meal na yun para sa'yo. So, paano naman kapag, syempre, paano ba mag-sorry? Dalawa guys ang pwede mong sabihin na pagsusorry sa Japan. Una is sumimasen. Sumimasen can also mean excuse me. So, halimbawa, may itatanong ka sa isang tao, sabihin mo, excuse me po, pwede magtanong. So, sabihin mo, sumimasen, pwede po magtanong.
Yun, ginagamit din yung sumima sense, excuse me. Pero yung talagang sorry talaga sa kanila, yung parang deeply sorry ka, pwede mong sabihin na gumenasay, sumimasen, tsaka gumenasay. Sa paano naman kapag, paano ka magbababay? Kunwari, magpa-part ways na kayo, pero magkikita rin naman kayo bukas, di ba? Ang alam kasi ng karamihan, ang goodbye sa Japanese is sayonara. Well, yes, that's true, pero ginagamit kasi ang sayonara kapag yung matagal kayong hindi magkikita or talagang hindi na kayo magkikita. Ngayon yung gano'n, something like that. Pero kapag magkikita rin naman kayo kinabukasan or magkikita din kayo somewhere, pwede mong sabihin na lang na matane, ibig sabihin nun, see you again or see you later. Next is, paano ba mag-goodnight sa Japanese word? So, ito na yung pinaka-last guys. Ang sasabihin mo is, Oyasuminasai. Oyasuminasai means good night in Japanese. So, yeah, that's all for today. So, I hope may nakuha kayo kahit papano. Simple words lang yun guys na pwede nyong gamitin pag mag-travel kayo. So, yeah, that's it for today's vlog. Sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan din kayo. And sana ma-i-apply nyo rin to kapag nag-travel kayo sa Japan. And yeah, thank you guys for watching. Please hit the thumbs up button down there and the subscribe button, and see you on my next vlog. Thank you guys, I love you.